10 artistang pinatahimik ng kriminal at naging kriminal. Ano ang kanilang istorya? Tara, alamin natin sa history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Number 1, Ruby Rose Jimenez. Si Ruby Rose Jimenez ay kapatid ng aktres na si Rochelle Barameda taong 2007 nang biglang kumalat ang balita na nawawala ito. Taong 2009 nang madiskubri sa Navotas River ang isang bakal na drum na silyado ng semento. Naglalaman ito ng naaagnas na katawan ng isang babae na nakapiring at nakaposas pa. Sa pag-iimbestiga ay nalamang ang babae sa loob ay si Ruby Rose. Unang pinangalanan ang kanyang asawa na si Manuel Jimenez III alias Third, kung saan siya ay hiwalay na. Kasama ang ama at tiyuhin nito bilang mga person of interest sa kaso. Ika-10 ng Hulyo 2019, dinismiss ang kaso laban sa father-in-law ni Ruby Rose na si lawyer Manuel Jimenez Jr. at dalawa pang suspect na si Leonard Delasco alias Spike at Norberto Ponce dahil sa failure to establish their guilt beyond a reasonable doubt. Ika-15 ng Agosto 2019, dinismiss ang kaso laban sa asawa ni Ruby Rose dahil sa lack of probable cause. 26 na taong gulang lamang si Ruby Rose at naiwan niya ang dalawang anak na nasa pangangalaga na ngayon ng kanilang ama. Number 2, Teddy Diaz. Si Teddy Diaz ay miyembro ng sikat na bandang The Dawn. Taong 1988 matapos ang Martin After Dark gig ng banda ay nagtungo si Teddy papunta sa bahay ng kanyang nobya sa Tatalon, Quezon City. Habang naglalakad ay inakbayan siya ng dalawang lalaking nakainom at mukhang may impluensya ng Ibinigay ni Diaz ang kanyang wallet at kinuha ng mga ito ang pera na nagkakahalaga ng 200 piso. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay naging bayolente ang isa sa mga ito at si Teddy. Binawian na lamang siya ng buhay sa kalsada. Matapos ang isang linggo ay nahuli ang mga salarin at nakulong sa New Bilibid Prison. Ayon sa mga naiwang miyembro ng bandang The Dawn, ay binawian ng buhay sa kulungan ang mga suspect sa pagpaslang kay Teddy. Number 3, Eddie Fernandez at Berting Labra. Si Renato Pangilinan ay isang businessman mula sa Bulacan. 17 ng Setyembre 1969, pinuntahan nito ang nililigawang aktres na si Rosana Ortiz sa pinagsusyutingan nito sa isang bahay sa Quezon City kung saan naroon din ang leading man sa pelikula na si Eddie Fernandez. Pinapunta ng presinto si Pangilinan dahil sa armas na dala nito, ngunit napatunayang legal ang kanyang dalang armas. Pinuntahan siya ng grupo ni Rosana Ortiz, kasama ang mga katrabaho nitong si Eddie Fernandez at Berting Labra. Nang maayos na ang isyo sa armas ay pabalik na ang grupo sa pinagsusyutingan. Magkasama sa sasakyan sina Ortiz at Pangilinan at sa ibang sasakyan naman si Eddie at Labra. Napansin ng grupo ni Fernandez na iba ang dinaanan ng grupo ni Pangilinan palayo sa lugar ng shooting. Kaya nang maipit sa traffic ay bumaba ng sasakyan sina Eddie at Berting at pinaputukan ang side ni Pangilinan. Nahatulan ng 13 pagkakakulong si Fernandez at Berting sa kasong pagpapatahimik kay Renato Pangilinan. Taong 1982, nakalabas ng kulungan si Fernandez at sinubukang makabalik sa showbiz, ngunit nasangkot ito sa illegal na at napatay sa isang police shootout laban sa PNP at NBI. Si Eddie Fernandez ang tatay ng pop concert queen na si Pops Fernandez. Number 4, Sunny Parsons. Taong 2002, pinasok ng 3 magnanakaw ang bahay ni Sunny Parsons. Iginapos ang lahat ng nakatira sa loob at kamuntikan ng halayin ang 2 anak na babae nito. Nagawang takutin ni Sunny ang mga magnanakaw nang sabihin niyang may mga pulis na mag-aalmusal sa kanilang bahay. Umalis sa mga ito at itinangay ang ilang mahahalagang gamit, alahas at pera. Sinubukan pang barilin si Sunny ng isa sa mga ito ngunit hindi pumutok ang baril nito. Nagawang makawala ni Sunny sa pagkakatali at bilang isang lisensyadong gun owner at shooting enthusiast ay hinabol nito ang mga magnanakaw. Nagkaroon ng barilan at kanyang ang 2 sa mga magnanakaw. Number 5, Nida Blanca. Isang veteranong aktres si Nida Blanca. 7 ng Nobyembre 2001, natagpuan si Nida Blanca na duguan at wala ng buhay sa kanyang sasakyan. Nagtamo siya ng 13
at may indikasyon ito ng binugbog. Pinangalan ng person of interest ang kanyang asawa na si Rod Strunk dahil tinanggal siya ni Nida sa will nito. At isang lalaking nagngangalang Philip Medel na umaming siya ay inupahan ni Strunk para kitilin si Nida Blanca. Bumalik si Strunk sa US noong 2003 bago pa man masampahan ang kaso. Taong 2007 ay tumalon si Strunk mula sa balkonahe ng isang motel sa California. Si Medel naman ay nakulong at nasawi dahil sa pneumonia. Number 6, Maggie De La Riva. Ika-26 ng Enero 1967, bandang alas 3 ng madaling araw habang pauwi si Maggie mula sa taping, ay sapilitan siyang hinila mula sa kanyang sasakyan ng apat na suspect na sina Jaime Gomez Jose, Edgardo Payumo Aquino, Basilio Pineda Jr. at Rogelio Sevilla Canyal. Pawang mga galing sa may impluwensyang pamilya. Sinubukan pa siyang hilahin ng kanyang personal assistant sa mga kalalakihan ngunit mas malakas ang mga ito. Dinala siya ng apat na suspect sa Swanky Hotel sa Pasay at dito ay 2 oras siyang pinagpasapasahan ng mga ito. Nakasuhan at nakulong ang mga suspect. Sina Pineda, Aquino at Basilio ay nasilya elektrika habang si Canyal naman ay binawian ng buhay dahil sa overdose. Number 7, Cory Quirino. Ika-24 ng Setyembre 1995, nagsushooting si Cory Quirino ng kanyang palabas na City Line. Nangkidnapin sila ng 5 armadong lalaki mula sa Lake Caliraya, Laguna. Tinapos na mga ito ang driver. Planon pa ng mga kidnapper na gawing asawa si Cory at assistant nito. Habang iminamaneho sila ng mga salarin ay naaksidente ang kanilang sinasakyan at bumangga ito sa puno ng nyog. Nangailangan ng atensyong medikal ang assistant ni Cory. Habang si Cory naman ay nagawang palihim na humingi ng tulong sa pinuntahan nilang klinika. Naabisuhan ng mga staff ang mga pulis kaya nakapaglagay ang mga ito ng harang sa kalsada at nailigtas si Cory at ang kanyang assistant. Number 8, Lillian Velez. Si Lillian Velez ay isang kilalang singer at actress noong 1940s. Kinasal siya sa director ni si Jose Climaco at may isang anak na babaeng nagngangalang Vivian Climaco. Matapos ang World War II sa Pilipinas ay nagsimula ang karera ni Lillian Velez sa pelikula sa ilalim ng LVN Pictures. Pinagbidahan niya ang 3 pelikula kung saan naging leading man niya si Nardine Anzures. Matapos ang success ng 3 pelikula ay napagdesisyonan ng LVN Pictures na gawing leading man niya ang aktor na si Jaime de la Rosa. At tila ito ay naging dahilan para mabalik sa si Nardine Anzures na di umano ay na-obsess kay Lillian. Ayon sa report, matapos ang desisyon na palitan siya sa pagka-leading man, kinabukasan, 27 ng Hunyo 1948, ay pumunta si Anzures sa bahay ni Lillian Velez sa Quezon City at pinagsasasak si Lillian at isang kasambahin nito sa harap mismo ng musmos na anak ni Lillian. Literal na if I can't have you, no one can. Number 9, Dolphy Jr. Si Rodolfo Dominguez Quizon Jr. o mas kilala bilang Dolphy Jr. ay anak ng batikang aktor at komedyante na si Dolphy. Taong 1981, kumalat ang balita na kinasuhan ng arson si Dolphy Jr. at 2 kaibigan nito na si Alfonso Perez at Mario Salvador. Dahil sa pagsunog sa bahay ng aktres na si Mina Del Rosario at producer na si Vic Del Rosario sa Green Hills na nagresulta sa pagkasawi ng 6 na tao. Taong 1991, nahatulan ng arson si Dolphy Jr. at 2 kaibigan nito. Sa kanyang testimonya ay paulit-ulit ipinahahayag ni Dolphy Jr. ang kanyang pagka-inosente na siyang pinaniniwalaan naman ng kanyang ama. Nasinabi pa sa biography nito na tanging krimen lamang ng kanyang anak ay ang pagiging adik nito. Ayon kay Dolphy Jr., alam ng kanyang ama na wala siyang kasalanan dahil magkasama sila nang mangyari ang pagsunog. Number 10, Scarlett Garcia. Si Scarlett Garcia ay membro ng girl group na Viva Hot Babes at na-feature sa FHM Philippines November 2007 issue. 13 ng Marso 2008 ay natagpo ang walang buhay sina Scarlett, pinsan nitong si Rachel Estacio, sinasabing ka-live-in nitong si George Castro Jr. at boyfriend ng kanyang pinsan na si Van Mark Bandejas sa kanyang apartment sa Olongapo City. Sinubukang sunugin ng mga suspect ang apartment ni Scarlett para pagtakpan ang krimen, ngunit nadiskubri ang katawan matapos tumawag ng fire department ang isang kapitbahay. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa mga kwento ng mga artistang ito?
I-comment lamang ang inyong opinyon sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.